Isa sa mga mandate ng PNP Maritime Group ay ang mapangalagaan ang ating kalikasan. The life underwater also supports us to live in the surface. Sa public safety diver, ito na talaga yung trabaho natin. So it is very important na marunong tayong mag-assess ng situation, marunong tayong mag-identify ng possible hazard to prevent dive-related injuries. Public safety divers ay may mga programs tulad ng coastal cleanup, scuba sorero, artificial coral reef, and coral rehabilitation. Public safety diving is underwater diving conducted as part of the law enforcement, underwater crime scene investigation, disaster preparedness, and search, rescue, and retrieval operation is one of their functions. Kaya it is different from commercial and recreational diving, generally planned at date, time, and location, even the weather condition. As a public safety diver, you are always expected to perform your job beyond the expectation of the community. You should have more trainings kasi you will be diving in conditions that are not suitable for recreational diving. All highly trained individuals started from the basic and strong foundation. The reason why we strongly do the systematic way of teaching. The basic skills of scuba diving should be performed repeatedly until such time they can put up muscle memory. You need to take care of your equipment so that underwater, it will take care of you. Pinopromote din namin dito na hindi lang basta-basta pag-i-scuba dive. We are highly promoting the safe international practice of scuba diving. Especially na magiging emergency first responder ang ating mga public safety diver. The purpose why I am taking this schooling because I'd like to have skills on how to breathe underwater. Para magamit natin during emergencies, which is mayroon tayong history yung nangyari sa Sindong na wala masyadong trained na divers. I joined this course kay tungod dili ko kabalo mo langoy. Dili ugid maog yun. Na-encourage ko kasi gusto ko lang malaman ng kung paano mag-scuba divers at naisip-isip ko rin na pulis ako at magagamit ko rin sa para sa bayan. Few lang kayong percentage ng mga tao na ay capability to do work underwater. Ako na yung grab ng opportunity na i-offer sa ito ang Police Regional Office 10. As a public safety diver, you are trained with advanced dive skills and it requires greater level of training, experience, and of course familiarization of special equipment to compensate for the more hazardous condition associated with discipline in diving underwater. Ang scuba diving, dili siya need nga maayo kay kamulangoy. It's because na ay BCD nga mutabang sa imuha, nga inig-inflate ni mo, mulutaw gid ka. Dili gid day siya hadlok. Dili pareha sa una nga dili ko mag-scuba kay it's because dili ko kahibalo mulangoy. Dili siya maoy rason. May mga challenges tayong experience habang nagka-conduct tayo ng training. Tulad nung weather condition, lagi may bagyo dahil habagat season, may mga nasisirang equipment, yung iba kulang. Visibility, strong current, yan yung mga na-experience nating challenges. Abi na ko og sayon lang ba? Kay awat-awat lagi, nga abi na ko og sayon ra lang magsalom-salom din ha, tanaw-tanaw mga isda, di man gyud lalim. Pila ka baso gyud akong nainom tubig, kahilak pa gyud ko. Isa sa mga struggle nako, usually nagaloon aircos, buti na lang may mga kaklase ako na mga marami pang hangin kaya kikisingit na lang ako. Nakakaraos din kahit pa paano. Galisod ko pag naog considering sa wetsuit nga akong gisuot. Pero later on, namutahan ako sa akong instructor kung saan siya pag-retrieve. Gitulo niya ang technique sa mga. So kayo ang current o ang pressure sa ilalom. Pero later on, na-manage kaya po na ako kung saan siya pag-suot.
lisod gid siya pag nata sa lalong sa tubig, especially that lai siya sa surface, in which sa surface you're gonna see things or features. Sa underwater, yung magiging reference mo lang doon is yung mga corals. First time na mag-dive yung anak talawang, and very hard, pinanad man ta sa land. So pag-abot nato sa ilalom, mag-adjust kita. And then, not at all times nga kung mag-dive ka, mag-flip ka sa mong fins. So you have to stand by. That is what they call hovering. So, struggle ko ato, and every day nga dive, every day nga ga-learn ka sa skills, apparently, natunan ako siya. And with the help sa akong DM and instructor, sa akong body nga taas, pasensya sa ako, and I'm proud of it. With regards sa skills that I acquired through the training, wapo kaayo and helpful kaayo underwater. Dako kaayo og nakatabang, especially recovering the regulator, kanang pag hovering, sa feigning sa ilalom, ug unsaon po nimo og kuha ang imong buoyancy underwater. One of the skills that really put an impact on me was the knot tying, which was difficult because we're in this knot tying, we do not have our equipment, and we will only use our fins, go underneath the water, and create a knot. This was difficult because there is a fear of underwater and running out of air. But knowing that our instructors are there, guiding us all the way, I was able to accomplish and complete this task. Mostly sa mong lugar, nasa coastal area, magamit na mo sa rescue operation sa mga drowning incident, incident nga wherein na-shooting incident na hinitabo sa dagat, sa underwater crimes and investigation. Dili lang siya pansarili, kundi para sa atong kinaiyahan, para sa mga katawhan nga naadiri. Especially nga ang purpose sa mga divers is to make safe ang marine life as good as possible. It is a test of their stability under pressure to challenge their learned skills in diving. Makaunta na akong skill siguro nga kabalo na ko mag-snorkel while using fins na makalangoy na kong layo. Wala ko'y gamit nga mga floater, boya or mga saving device, only katurang snorkel, goggles or fins. Okay, good evening divers. Good evening, sir. Yung objective natin ngayon ay night diving. Maximum depth is 30. Yung direction natin from here, from that boy papunta dito sa area na to. Pag sinabi ng okay, make a circle lang. Reply every time na makita nyo ako na nag-circle. Mag-reply lang din kayo, okay. Just in case, something is wrong, ganun lang kayo. Para malaman ng safety diver, body mo, o instructor, na if there is something wrong. Pag go, go lang. Okay, ano yung mga rules natin? Bawal, bawal, bawal tayo mag-flashlight sa mata. Any concern? Okay, pag wala na, somebody will lead the prayer. We are about to go into a night dive. And we are expecting to enjoy and be safe. At I'm sure yung sa mga ngayon pa lang magna-night dive, eh, magagandahan din sila sa makikita nila dito. At I'm sure 18 kami ngayon at 18 din kami babalik. Ngatog yung mahinumduman unsa atong buhaton while nagka-trouble ta sa ilalom kay maura gid na ang makatabang sa tuwa ato ra yung kaugalingon. Tan-awon sad nimo ang imong safety sa imong kaugalingon. Safety sa diver, because safety is our responsibility. So as a public safety diver, you need to be trained in limited visibilities. Kasi you will never know when you are going to be challenged. Calls involving drowning, search and retrieval, rescue. In the night dive, doon namin na-experience lahat ng takot. But with your confidence sa lahat ng tinuro ng instructor namin, kaya naming parausin at tapusin ko ano man yung mission na nakalaan para sa amin. Kaninga training dako gikay ni og impact sa ako kay na develop ni niya akong self confidence sa underwater. Sa akong na agian ani ni under ko na ni og search and rescue operation. So dili gid siya lalim. So dire pa nako na tansa nga inani day usaon pag save. Dili ta ma disgrasya og appeal kay kung wala gid tay skill day ani nga kuan trainingan. Maglisod ta. They will be competent enough to handle such situation. Yung lagi namin din pinapractice dito, preparedness, fully aware of the hazards present of this public safety diving.
I would like to encourage everyone to participate, be involved in the training to the PNP Maritime Group. We better pag natay mga garbages, ato na silang tigumon, ilabay nato sa insakto nga lugar, but definitely ayaw yud sa dagat kay maapektuhan ang atong mga marine life. Yan po ang advocacy ng ating kapulisan na protektahan ang ating marine life. Possibly nga kanang mga isda nga nakaroon dira, mga wala na sila kung dili na to sa ating manang soul. Dapat ang atong mga future generation, atong mga kids, ato silang i-advocate or ato silang influence nga i-take care na siya kay possibly in the future mas daghan pa ang basura kontra sa isda o wala na tayong makuha nga source from the dagat kung dili basura na lang. So dito lang sa course na, dami ko namang napulot ng mga plastic dito pa lang. Gagamitin ko talaga itong new skill na natapos ko dito sa course na to. Buti na lang, under the leadership of our regional director, Police Brigadier General Rolando Barahan Anduyan, he advocated to promote this course. Marami na ang nag-enroll. Matulungan natin ang kapaligiran, especially dito sa dagat. Kailangan natin ang suporta ng community. As a nurse, I find scuba diving a healthy lifestyle. It is good for our lungs, and we also burn calories here through our activities underwater. I met a lot of friends, especially here in Philippine National Police and other bureaus, inviting all ladies to join the PNP scuba divers. One of the purposes of this training is the protection, preservation of marine environment in support to other agencies with primary responsibilities, like the DNR and BIFAR. This is also in line with the trust of the PNP, which is Kaligkasan, wherein both the PNP and other sectors will work hand in hand in environmental protection and in law enforcement. After na makagraduate na ang ating mga estudyante dito sa Police Scuba Divers course, or what we call public safety diving, they will become one of the responders sa mga maritime related incidents natin, as well as they will also become stewards and protectors of our maritime environment. Sana po makipagtulungan kayo sa PNP at sa PNP Maritime Group para mapangalagaan ang ating kadagatan. Kabalikat po ninyo kami sa lahat ng oras. Unang-una, nais kong magpasalamat sa hierarchy ng PNP Maritime Group sa support ng binigay sa PNP Regional Office 10 at sa mga instructors, si Douglas, Ellie, and Lloyd na talagang binigay lahat ng kaalaman sa scuba diving. And to the class NEPTUNE 02-2021, congratulations! You have now the special skill to address rescue operations, maritime incident, and especially the protection of our environment, specifically the underwater. My challenge to you now and to all scuba divers is dapat mahikayat natin ang mamamayan, hindi lang dito sa Northern Mindanao, kundi sa buong Pilipinas, na proteksyonan natin ang ating kalikasan. Lahat yan ay ginagawa natin hindi lang membro ng Philippine National Police, kasama pati yung mga ibang nag-graduate na galing ng ibang ahensya, BGMP, Coast Guard, DNR, BIFAR, and civilian volunteers. Ito lahat ay ginagawa natin para sa bayan.